Okay, welcome back po sa ating channel. Sa ating mga bagong po pong nanonood ng ating channel, paki-like, share, and subscribe. Yan. Ating channel po ay Ping Imson. Welcome na welcome po kayo dito sa ating sa ating channel na ito. Yan. Okay. Anyway, pasensya na po kayo at naputol at sabi ko seconds lang pero umabot na ng minutes kasi may dumating tayong supply po. Anyway, moving on po tayo. Pasensya na po. Ito na po siya ha, mga kabis, mga kalodi. Pakita ko na po itong itutuloy ko na po. Okay, so ito na po. So kanina nahinto tayo sa pink rutala. So ngayon dito naman po tayo sa glandulosa. So itong glandulosa, napakaganda po nito. Pwede rin po siya sa low tech, pwede siya sa high tech. Pero much preferred po ito sa high tech para naman mas ma-appreciate nyo yung ganda ng kulay ng halaman po niya. Siya ay pulang-pula rin po, tapos lumiliit po yung dahon niya pagka nagta-transition po siya o nagpapalit dahon, ha? So, yan po ang glandulosa. Limang tali rin po, 100 pesos din po siya. So, sa isang tali po niya, tatlong stem din po ang laman po niya. Kapag ka naman low-tech nyo ito itananim, low-tech yung sistema ninyo, so, medyo hindi po siya magpupula ng kulay. Kung bagkos, babalik ulit siya sa pagka-green. Green color po siya ulit, ha? Alright, so next po natin, ito kanina pa yung in-explain ko na Macandra tree or Macandra na Ludwigia Macandra. So next po natin, limang tali din po ito, limang tali 100 pesos ha mga kabis, mga kalodi. Low-tech din po ito. So next naman natin yung parang puno ng nyog. Yan po yung tinatawag natin Parrot's Feather. Yan, Parrot's Feather po natin, puro pataas po ang tubo niyan. Okay, pag sobrang taas na po niya, lumalagpas pa po yan sa lumalagpas din sa aquarium yan, pwede siyang tumaas ng ganyan. Kapag gusto nyo ganong style ng halaman na lumalabas ang halaman, dito kayo sa Parrot's Feather. Ngayon, pagka naman na sobrahan na kisaba, pwede nyo naman putulin, ganun ulit, i-replant nyo lang ulit. So, yung pinutulan nyo na Parrot's Feather, tutubo ulit kalawag kanan. So, parami na siya ng parami, kada putol po ninyo. Alright? Ano po best recommended new low-tech plants for beginners? Hello po Ma'am Fina Marquez. Sa inyong katanungan po na the best na low-tech plants ang marerecommend ko po. Ito pong tinatawag na Indian fern. Okay, tsaka po itong crinkles, at tsaka po itong mga cryptocurrine. Yan ang mga kahit mahinang ilaw lang dito kasi buhay ito eh. Ito naman, kailangan nasa medium to highlight din po. Shoutout po Sir Jopper Pansacola. Shoutout po, salamat po Sir Jopper. Okay, now sayang wala pa yung isa kong halaman eh. Yung isa ko pang i-recommend sana sa inyo, yung tinatawag na Water Sprite. Kaya lang wala ng Water Sprite eh. Anyway, I hope nasagot ko yung katanungan ma'am. Okay, next po natin, ito, Ludwigia ripens din po ito, red tea rin po, yung kanina yung explain ko. So, ito naman po, isang next natin, ito yung tinatawag na Rutala Vietnam. So, Rutala Vietnam, mas recommended po namin to sa high-tech plants. Pero, kaya naman po siya mabuhay sa tinatawag nating CO2 tablet or CO2 liquid. Yun nga lang, hindi nyo masyado ma-appreciate yung ganda niya kasi magiging green na lang po siya, hindi na po siya pupula. Yan, tulad niya, no? Itong mga nasa baba na to, galing ho yan sa, nung diniliver to sa amin, wala pang green-green yan, puro ganyan ang kulay niya, pula. Eh ngayon, naka 1 week mahigit na siya, tumubo na po siya. So, lumabas niya, kulay green na ulit. Yan na yung kulay po niya, ha? Tapos, numinipis siya, lumiliit. Yung parang, imbis na malalapad yung kanyang tubo, nangyari, lumiliit po, numinipis ang tubo po niya. Okay? Kaya, okay po siya sa low-tech, pero syempre, mas advisable to. Itong gantong klaseng halaman, mas advisable to sa high-tech. Para mas ma-appreciate nyo talaga yung ganda ng klase ng halaman na to. Ito, Rutala Vietnam ha. Limang tali rin po ito, 100 pesos. Okay? High-tech plants po ito. Bali, ito po ay kailangan naka, kung low-tech nyo itatanim, kailangan naka-highlight talaga kayo. Tapos, regular na maglalagay kayo ng CO2 every week, once a week or twice a week. Yung liquid CO2 or tablet. Ma'am Pina Marquez, available po kayo Yamabuki? Wala po tayo available na ganyan. Okay. Aha. Okay. Now, next po natin. Ito ang tinatawag nating Medusa. So, Medusa plants, isa sa low-tech plants. Aha.
Sir Ping, may peacock cichlids po ba kayo? Wala po kaming peacock na ganyang klaseng cichlids, pero sa mga kapitbahay may mga nakita po ako. Anyway, ito pong tinatawag na ito ang tinatawag nating medusa plants. So talagang mahaba ho yung dahon niya. Low-tech plants po ito. Tsaka tumataas po ito, talagang bushy plants din po siya. Limang tali, 100 din po iha. Okay? Yan, yan po yung medusa plants, mga kahabis, mga kalodi. May stem po yan, ha? May stem. Okay, tumataas po siya, tas talagang mayabong. Malago po, okay? So, next natin. Oh, ito naman tinatawag nating stricta plants. So, pareho yan ng ano, pareho ho siya ng mga, yung Pogestemon octopus, Pogestemon stellata, tsaka yung tinatawag natin kanina na medusa. So, tumataas din po yan, may stem din po yan. Tumataas din po siya, tas yung dahon po niya, parang dahon ng sili. So, mahaba rin po siya. Ang maganda kasi rito, pagka nakortehan nyo na pabilog, o kaya nasa corner lang po siya, talagang mayabong, maganda, malago po siya. Tsaka madali rin alagaan, madali mabuhay. Alright? So, next po natin, limang tali, 100 din po ito, itong stricta. So, next po natin, ito po yung mga Ludwigia ripens. Ito yung mga sunset na plants. Ayan, ang mga isa rin sa matitibay nating halaman na very bright green ang kulay. Ayan, limang tali, 100 din po yan, ha? Mga maliliit pa po sila, so tumataas din po siya. Okay, tapos yung nasa likod, katulad nung nabanggit ko kanina, ito yung mga Java Fern. Available po yung mga Java Fern natin, ha? 250 lang po per, ano yan, per, hindi naman siya nakapat, eh. Basta per, ano siya, parang group. Ito siya, oh, pakita ko sa inyo. Yan, ito siya, oh, yan, oh. Nasa na ba yun? To, yan, to. Yan, pero ganito, nasa 250 pesos lang po siya, ha? Okay. Okay, so next po natin, nasa na tayo? Ito, stricta pa din, tapos ito, ito yung tinatawag na ano pa rin to, Pogestemon octopus, o, tapos ito naman po yung tinatawag na crinkles, o, isa sa low-tech plants din po ito, kaya crinkles kasi kulukulubot yung dahon niya para may wrinkles. So, yun po yung ano nang, kaya siguro crinkles ang tawag sa kanya. Low-tech plants din po ito, ha? Alright. So, limang tali, 100 din po. So, next natin, ito po yung mga cryptocurrine. Ang cryptocurrine, kung napapansin nyo, para mukhang patay na lahat, ano? Sadyang ganyan talaga yung ibang mga kulay niya, eh. Kaya, no, parang ganyan, no? Dark green na. Ito talaga, nalalanta na yun. Lanta na talaga yun. Yan. Pero itsura ng ganito, hindi pa lanta yan. Talagang ganyan ang kulay nila. Ngayon, pagka yung nalanta yun, nawala na, nalusaw, tutubo pa ni bago. So, magiging ganito na siya, kaliliit na dahon. Yan na siya. Yan, ganyan yung crinkles, ha. Mga matitibay na halaman po ang crinkles natin. Yan, ang gaganda ng dahon niya. Tapos hahaba pa ng konti yan. Okay, limang tali din po, 100 po yan. Kahit mahinang ilaw nito, buhay po ito. Pero sa umpisa, mapapansin nyo, parang nalalanta, may namamatay. Pero ayaan nyo lang, kasi may tutubot, may tutubong bago dyan. Ha? Alright, so ganyan ang crinkles. Okay. So ano pa ba ang pwede ko ipakita sa inyo? Alright, dito naman tayo sa taas. Okay, sa mga namang problema sa mga pest na snail. Yan, meron tayong tinatawag na assassin snail dito. Yan, so assassin snail, sila po yung kumakain ng mga kapwa nila snails, especially yung mga maliliit na snail. Lalo na pagka yung mga bagong pisang snail, tas ang dami-dami sa aquarium ninyo. So ito po ang magiging solusyon sa inyong problema dahil sila ang kakain. Tinan nyo, mga binigay naming ramshorn, ay kinain na po nila. Mga shell na lang po yung wala ng laman. Okay? So, itong assassin snail po natin, mga kabis, mga kalodi, ang sukat po niya, mga at least nasa 1.5 cm to 2 cm. Hindi, 1.5 lang pala, wala na yung 2 cm. So, mga good size na po ito. So, ang presyo nito before nasa 150, pero now to 120 pesos na lang ang bawat isa. Okay? Yan po yung ating assassin snail, ha? Tingnan nyo, gaganda, oh. Alive na alive. Alright, so now, ito naman yung mga iba't ibang klaseng shrimps. Meron tayong golden shrimps na yellow. Tapos merong tiger shrimps dyan. Tapos merong red cherry shrimp. Ayan, halo-halo na. So, pinakamura natin shrimp dito, yung cherry shrimp. Yun. Okay, so yung mga may kulay natin shrimp dito, dati ang presyo niya is 120 pesos, pero ngayon 80 pesos na lang po yan. Tapos kung marami pa kayong kukunin, syempre, negotiable naman yung price natin, hindi naman fixed price yan. So, pwede pa natin babaan ang presyohan yan, alright? So, yan, meron tayong, eto, ewan ko makikita nyo.
So close up natin. Yan. Yan, meron tayong parang orange, that's golden back or yellow, yellow back. Tapos parang may nakita pa ko diyan mga tiger shrimp, yung parang colorless pero guhit-guhit ang kanyang design. Ayan, parang ganun, no? Yun. Yan. Angel, Sir P, may peacock. Ayun nga, wala pa po tayo. Ano? Okay. Okay, anyway, yan na po yung ating mga shrimps. Available po ngayon dito sa ating shop. Stall number 14, Aqualand Alley, Cartema, Pasay City. Okay, ang next po natin. Aha, dito naman tayo. Ito, next natin si Third. Third, ano masasabi mo sa mga customer natin? Ang masasabi ko, maraming salamat sa inyo para supportahan yung vlog ni Kuya. And then, God bless po. Okay, thank you, Third. Yan, okay. So, next po tayo, next tayo. Okay, makikiraan lang. Okay, ito, katulad po ulit ng mga nabanggit ko before, ito yung tinatawag nating driftwood catfish. Yan, ang driftwood catfish po natin, very community fish po siya. Napakabait na isda nito. Aha, yan. So, itong driftwood catfish natin, sumusukat po siya ng mga at least, ito, mga 3 inches na ito eh. Oh. Meron tayong 2.5 hanggang 3 inches po. Nagkakahalaga lamang po siya ng 150 pesos ang bawat isa, okay? Yan po yung driftwood catfish. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo na breeder size, na ping pong, goldfish, o pearl scale. So, yung pinakita ko sa inyo maliliit kanina, ngayon ito, laki-laki, oh. Yan, oh. At least 3 inches po yung size po niya, oh. Ang laki. Tinan nyo ito, let lang, oh. Yun, ito yung mga maliliit. Yan yung maliliit, oh. Ang liit-liit lang, oh. Oh. Yan yung mga babies pa. So, ito yung 3,100 or 50 each. O, ito naman, ang presyo naman ho namin dito, nasa 450 pesos lang. Yan, o. O, 3 inches na po yung size nitong per scale natin. Ngayon, pagka gusto nyo mag-avail dito, syempre, wala nang problema. Makahiling kayo ng discount, o, di-discount na natin, okay? So, now, yun naman medyo malaki-laki na yun. Ito kasi yung pinakamalaki. So, ito yung sumunod sa malaki. Anong sumalit? Hello, kuya. So, yun. Ang presyo na lang ho namin sa mga ganong kalaki, nasa 250 pesos po. Okay? Yung mas maliliit na ho, 150. Ito, yung marami, oh. Pakita ko sa inyo. Ay, sorry. Sorry po. Ayan, oh. Ito, ang dami, oh. Iba-iba sukat po. May small, medium, large. So, yan. Ito po, yan. 150 na lang po yan. At least, mga nasa 1.5 inches. Tapos, mga 2.5 na, yung mga 250. Tapos, yung pinakamalalaki na ho, yung kanina, 450. Oh, tapos, ito naman ho, ito yung goldfish na ordinary, double bali ano to. Hello, kuya. Yan, ito yung goldfish natin. Ayan, mura lang po yan. Ano lang po yan? 65 pesos lang po yan. Yan, nag-iisang goldfish na yan. Ayan, ordinary goldfish natin, ha? Okay? Okay. Aha. Now, next po natin. Okay, naka 13 minutes and 14 seconds na po tayo. So, dito tayo na stop. So, mga kahabis, mga kalodi, pasensya na po muli at time out muna ulit. At para ho hindi masyado mahaba yung video, so putul-putulin lang po natin, ha? Okay, kung may mga katanungan ho kayo sa itong after lang, minutes lang, magla-live tayo ulit. So, kung may mga katanungan ho kayo, message nyo lang po ako. Subukan naman natin sagutin kung alam naman natin yung kasagutan, alright? So, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless all. Minute lang, break time lang po. Okay, thank you so much. Thank you.